people want to become successful. Yes? And in reality, there are many kinds of success. There's financial success, success in family, success in spiritual, success in your social life. But tonight, mga kaibigan, pag-uusapan natin, financial success. Okay? And so, para hindi kayo ma-confuse, kasi madalas sinasabi kasi ng mga tao, eh, alam mo, maraming klaseng success, pero hindi naman kasi lahat ng kaligayaan nakukuha ng pera. Totoo naman yun, di ba? At madalas, syempre, meron kasi mas importante sa pera. Like yung pamilya, pagmamahal, di ba? Pero mga kaibigan, naniniwala din naman kasi ako na hindi ako mas mamahalin ng pamilya ko pag nagugutom sila. Yung sasabihin ng anak ko, Daddy, nagugutom na ako, Daddy. Anak, alam mo, wala tayong pera. Pero huwag kang mag-alala, anak, magmahalan tayo. Hindi naman pwede yung ganun, di ba? So tonight, let's talk about financial success. And syempre, pag-uusapan natin, income. Eh, syempre, kaya ka naman sumama sa Royale kasi gusto mo ng income. Yes or no? Hindi naman ako naniniwala kaya ako sumama lang dito kasi gusto mo lang tumulong. Ali, ako sir, hindi talaga pera habol ko. Gusto ko tumulong sa aking kapwa. Ah, di ba? Plastic. So, actually, I'm sure may mga tao talaga gusto tumulong naman. Pero majority, ladies and gentlemen, majority, syempre, gusto natin financial success. Lalo na, pag financially challenged tayo. Tama ba ako? So, ngayon, kung pag-usapan ng income, sir, ano ba mga income na yan? Kaya natin kailang pag-usapan ng income kasi, syempre, lahat tayo may mga pangarap. Tama, wala? Tama. Ikaw, ano pangarap mo? Anong gusto mo? Ba, nag-isip pa kayo? Hindi nyo alam kung anong gusto nyo? Ano gusto nyo? House and lot daw. Diba? Ano pa? Cars. Dalawa, tatlo. Oh, savings. Cars. Oh, sige, maraming cars, di ba? Bakit maraming cars? Kasi gusto ko mag-grab. Yan, di ba? Travel. Ano pa? Ano? Business, di ba? Travel, properties, ito na rin yan. Education daw. Di ba? Sabihin na natin, ito yung mga gusto mo. Kayo, kung gusto mo ng house and lot, mga gaano kalaki? Ilang kwarto? Na bahay? 4, 5. Di ba? So, 4, 5, medyo malaki. Mga, sabihin natin, mga 300 square meter. Di ba? Saan mo gusto? Sa isang magandang subdivision? O kung sa bundok-bundok? Di ba? Sa magandang subdivision, di ba? So, siguro budget mo dyan, mga 30 million? Di ba? Oh. Kotse, siguro, kung may pamilya ka, 3. Para sa wife, husband, tsaka pang family. Diba? So, budget mo dyan, mga 6 million. Oh. Savings sa banko, siguro 10 million. 10 million. Savings naman yan eh. Diba? Yung tipong hindi mo ginagalaw. Hindi ba? Yung tipong nahiga ka, ay, may sobra pa pala dito sa kama. Nga ganun. Diba? Travel. Travel, siguro, budget ka rin ng mga sa buong buhay mo, ha? Siguro budget ka mga 10 million? Yes! Kasi buong buhay naman, hindi ba isang gastusan yan? Yes. Di ba? Oh, 10 million, budget na lang. Oh. Tapos edukasyon, siguro 100,000 per year, kasama kupit, di ba? Hindi, joke lang. 100,000, 6 years, elementary, 4 years, high school, 4... Sabi natin, 1 point, sabi natin mga 2 million per child, di ba? Per child. 2 million per child. Ilan ba anak mo? 10. O, di power. So, let's do the math. 30, 36, 46, 56, 58 million. So, total, lumalabas, para matupad ang pangarap mo, kailangan mo ng 58 million. Okay lang yan. Ngayon, syempre, tandaan nyo mga kaibigan, ito, dreams. But you also have to understand, saan magagaling yung 58 million? So lumalabas, kung tayo po ay magtatrabaho, or hindi naman trabaho, basta maghahanap buhay. Kasi ang income, marami namang sources eh. Diba? So if we're going to do, so start a living, 20 years old hanggang 60 years old, total 40 years tayo, magkakayod. So ngayon, kung kumikita tayo ng 20,000 per month,
times 12 months, that is 240,000 per year. Correct? I-times po yan ng 40 years, magkano yan? 240, 2.4, 9.6 billion. So, ang 20,000 mo, kikita ng 9.6 million by the age of 60 years old. Kung 20,000 a month ka. Eh kaso, pag ginawa mo yung siyang 40,000 a month, ang kikitain mo, 918, 19.4 million. Ang 19.2 million. Ngayon, pag ang kinikita mo is 50,000 a month, ang kikitain mo, 96, 45, 45, 90, 44, 48, 40. Di ba? Ang hirap, 40, 48 million. 48 million. Pero pag ang kinikita mo, 100,000 per month, that's 96 million. Kung 100,000 ka a month. Eto maganda. Kahit 100,000 tayo a month, paano mo nakakasiguro na buo mo makukuha yung 96 million? Di ba? Eto ma. Pwede mo naman makuha yan, eh, buo. Basta simula ngayon, huwag ka na magpalit ng damit. Huwag ka magpalit ng sapatos. Malamang, after 20 years, pag naglalakad ka, nakatapa ka ng piso, uy, tao to, kapang-kapa mo na, di ba? Okay. Tanong, paano kung hindi ka 100, paano kung 50 ka lang? Kapos. Eh, paano kung 40 lang? Paano kung 20? Eh, mga kaibigan, ito pa mas matindi. Ang pinag-usapan dito, income. So, isipin, hindi mo ito makukuha ng buo. Makukuha mo ng buo yan kung ito ay monthly savings mo. Pag hindi, forget about it. Wala na. Kaya madalas, sinasabi ng mga tao, pag pinag-uusapan pangarap, ayaw nila. Kasi bakit? Pag-usap pangarap kasi, parang masakit. Kasi bakit? Hindi naman nagkakatotoo eh. Ito yun eh. Ladies and gentlemen, numbers will never lie. Kaya may mga makikita kang tao, pansinin mo, nung bata, gusto magandang kotse, magandang bahay, mga ganyan, magaganda lahat. Pero habang tumatanda yung tao, yung pangarap lumiliit. Bakit? Kasi, kaya na lumiliit, ay, kahit simpleng bahay na lang, kahit second hand na kotse na lang, naku, ang hirap ang gasolina, mahirap ang parking, kahit mag-commute lang, basta okay na naman eh. You know why? Kasi, kaya lumiliit ang pangarap, pinagkakasya kasi sa income. Ito income, ito pangarap. So, hindi mang kasya. So, para kasya, late na lang pangarap, para kuwang-kuwa ng income. And, di ba? And para sa akin, mga kaibigan, bakit ko i-adjust pangarap ko? Pangarap ko yun eh. Di ba? Kung may pangarap ako, kailangan ko i-adjust income ko. Eh, mga kaibigan, taga ang English sa dreams, isa pang tawag dyan, this is what you want, these are your needs. But before you get your needs, kailangan muna, these are your wants pala, wants. Ito gusto ko. Pero bago mo makuha yung gusto mo, kailangan muna yung needs mo, makuha mo. Pagkain, shelter. Di ba yung mga basic, mga kaibigan? Mga kaibigan, edukasyon. Ito masakit. Ang edukasyon na kailangan ng tao, nagiging pangarap na. So, para sa akin, mga kaibigan, right now, pag gaganyan ang sitwasyon, we're not living, we're just surviving. Diba? Tama, mali? Diba? And for me, parang unfair. Kasi bakit? Imagine mo, from 20 to 60 years old, kakayod ako. Tapos, ito mangyayari sa akin. Hindi ba asa rin makukuha ko ito ng buo? Hindi eh. Lumalabas, ito pala yung magiging gastos ko para makarating ako ng 60. Kaya minsan pag may taong kinausap ko, gusto mo, may pangarap ka ba? Ha? Hello, tama mali? So ngayon, syempre, kung pag-uusapan natin may pangarap ka, bago natin pag-usapan yung pangarap mo, kailangan alam muna sa mukukunin ito. Ngayon, pag-usapan natin ang income. Kung ingang pag-uusapan, maraming paraan para kumita niyan. Pwede ka showbiz. Ah, diba? Sir, showbiz agad? Grabe naman, showbiz agad? Oh, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Pang showbiz. Yes. Oh.
O kaya pwede ka maging atleta. O, yung katabi mo, pwedeng boksingero yan, di ba? Laki ng katawan eh. O pwede ka maganap ng trabaho. Kasi mga kaibigan, sa trabaho naman kasi, may mga empleyado naman talaga, malaki ang sweldo. Tama, mali? Tama, di ba? Pero, eto kasing lahat to, sariling kayod. Ibig sabihin, pag ikaw, absent ka, o wala kang pelikula, wala kang whatever, wala. Nakadepende lahat, sa'yo yan. Pero ang kinagandang kasi, may isa pang additional income, or source of income pala, business. Ang business kasi is residual. Pag sinabi residual, dire-diretso, kahit wala ka, tuloy-tuloy. Di ba? Sino dito empleyado, taas ang kamay? Oh. Aba, dami nyo ah. Oh. Ngayon, sa mga employees, di ba ganito yan? Kahit hindi pumasok ang boss mo, ang negosyo tuloy? Yes. Yes, syempre, yun ang gusto natin. Na kahit wala ikaw, tuloy ang negosyo. Yes. Di ba? So ngayon, ito pag-usapan natin ngayon. In traditional business, kung mag-negosyo tayo, anong kailangan natin? Number one, capital. Oh, kailangan may puhunan ka. Ikaw, tignan mo yung katabi mo, tanungin mo, may pera ka? Wala. Wala na. Oh, wala pera, wala na kapital, wala na negosyo. Okay? Number two, experience. So, syempre, kailangan ikaw, ma'am, may experience ka na ba, ma'am? Ba't ka tumawa? Sa ano? Business, business. May experience ka sa business? Oh, may mga tao kasi may experience sa negosyo, may mga iba hindi. Ako kami, mga kaibigan, actually last year, me and my wife, we're planning to explore to have an additional business. Kasi my wife has her own business, and ako naman, I have my monkey business. Tapos, hindi, joke lang. So, we have our own business din. At the same time, gusto pa namin mag-additional pa. Okay? And then, nag-explore kami sa mga, kung ano-ano mga iba pang negosyo. Isa sa mga na-explore namin, mga kaibigan, milk tea. Ah, sino dito mahilig sa milk tea? Yung addict sa milk tea. Diba? Actually, kasi ang sarap kasi milk tea, diba? Alam mo, nakakagulat kaninang umaga. Yung baby ko, 2-year-old, 2 years, 4 months. Nagulat ako, pagkagising ng pagkagising. Diba? Ah, daddy, ganun, diba? Hindi. Kanina, first time narinig ko, pagkagising, milk tea. Sabi ko sa sarili ko to. Sabi ko sa sarili ko, sinyalis na ba to? Pero we tried to explore. Kaya lang mga kaibigan, nakita namin kasi, parang kung magmi-milk tea kami, babantay tindahan, parang gano'n. Sabi ko, parang ayoko yata nung gano'n. Kasi, pangalawa, yung puhunan ba? Sabi, nung may nakausap kami, ang puhunan niya, pinakinausap namin, mga around 3M. O, syempre, mga makina pa, yung pwesto, hindi naman to yung ano lang, kasama na lahat to. Pati puhunan, pati yung makina, pati yung pwesto, lahat na yan. Tapos, kailangan daw namin 5 empleyado. So, kung 5 empleyado yan, minimum wage, 15,000 times 5, that's around 75,000 a month na sweldo. Tapos, kuryente, tubig, kinausap namin yung pwesto kung magkano magigbabayaran namin, papalo ko lang kasama tubig tsaka kuryente, papalo kami ng around 30,000 kuryente. Tapos, upa pa, dun sa pwesto, 50,000. So, lumalabas, ito ang monthly payables namin every month. Fixed na yan. So, if you do the math, mga kaibigan, 80, 75, o 5, di ba, 10, 155,000 kami every month payables. Tapos, tinanong ko yung ano, yung tao. Sabi ko, magkano makikitain namin dyan per cup? Ah, ang per cup nyo, ang income nyo, roughly, mga around 50 pesos per cup daw. Yung nakausap namin, I'm sure yung mga ibang milk tea, iba-ibang presyo naman yan, di ba? Pero itong nakausap namin, ito sinabi, 50 pesos daw. Ah, 50 pesos. So, kung 155,000 every month, 50, pwedeng paki-divide po. 155,000 divided by 50. Magkano ilan? 3,100. So, kailangan makabenta kami ng 3,100 cups every month. Every month. Para break even. Maganda.
Kung i-divide mo yan ng 30 days, lumalabas, kailangan makabenta ako ng 100 cups every day. Correct? So, ibig sabihin, doon sa pang 101, may 50 pesos na ako. maganda. Yan yung sa ano, yan yung sa monthly. Paano yung puhunan ko? Oh, yung 3 million, i-divide mo ng 50 pesos. Hindi, ano to? Ilan? 60,000. Divided by 365 days. 164. So, 100 cups plus 164, kailangan kong makabenta ng 264 cups per day. Para makabawi ako at break even ako every month. So, pa 265, meron na akong 50 pesos. So, imagine mo yun, di ba? Now, hindi ko alam kung kaya ko to o hindi. Hindi ko alam. Pero kinukumpig ko parang, ha? Ganun lang? 50 pesos? Sabi ko, mahirap. Sabi ko, kaya sabi ko, mga kaibigan, hindi na namin tinuloy. Ikaw, tuloy ka? Yes. Oh, hindi na rin, di ba? wala pa yung kupit. Paano ko na rin pagbigay nung kahera ko ng nirtim? Siyo, nakikidot din siya, di ba? Hindi ko alam ha, kung possible yun. Pero, alam mo yung naglalaro sa utak ko? Kasi mga kaibigan, pwedeng may pera ka, may karanasan ka sa negosyo, may tamang sistema ka, pero lahat yan, may risk. Yes. At sa negosyo, mga kaibigan, the bigger the capital, the bigger the risk. Yes. Tama, mali? Tama, di ba? Kaya sabi ko, to cut the story short, hindi na namin tumuloy. Hindi na kami tumuloy. Alam mo, tinuloy, sabi ko, ganito lang, loves. Kung kakita tayo ng ganyan lang, tapos sakit pa ng ulo, kailangan bantay-bantayan ko yung tindahan natin, wag na lang. Mag-network na lang ako. Tama, mali? So, hindi na namin tuloy. Ito na lang kami. Kasi mga kaibigan, di ba? Kailangan pa kailangan maraming bilhin ng tao. Paano kung taglabik? Alam, ang bigot tibet, taglabik. Daginginig naman. Mamimit, di ba? Oh. Sir, kung hindi magninegosyo, kaya lang mayroon akong trabaho, paano gagawin ko? Well, siyempre, kung magninegosyo ka, o pwede ka trabaho, o may kapital kailangan dyan, sa trabaho, mga kaibigan, ang laban mo naman dyan, oras. Kasi kung negosyante ka, ang pwede mong bigay, ang pwede mong ilabas, kapital. Kung wala kang kapital, mayroon kang employed ka, ang trade-off mo dyan, oras mo. The bigger the hours, the bigger the income. Ganun naman yun eh. So, technically speaking, you can only work 3 to 4 hours a day. Kasi 8 to 5. Hello? 8 to 5 ka, in the rest of the time mo, bigyan mo yan sa part-time mo. Anong pwede mong trabaho pag may part-time ka? Bukos sa may trabaho kong 8 to 5, pwede ka mag-fast food. O kaya sa mga restaurant, di ba? Yung nga lang, medyo parang nakakailang. Kasi bakit? Imagine mo, example lang ha. May teacher ba dito? O, teacher ka, di ba? Estudyante mo. During sa school. Oh, class! Pass your assignment, ha? Bakit ikaw? Late ka na naman. Deduct. Oh, gagawin naman, di ba? Mamayang gabi, kumain yung estudyante sa restaurant ng pinagtatrabahuan mo. Oh, nakita ka ngayon. Iyari ka ngayon, di ba? Wala pa yung order ko. Bilisan mo! Oh, didelibre ka ngayon. Yes, sir. Yes, ma'am. Di ba? Iyari ka sa akin bukas sa umaga. Ganti-ganti lang yan. Di ba? Or, pwede ka mag-call center. Panggabi, di ba? 8 to 5, trabaho ka. Tapos 10 to 8, call center ka. After 2 weeks, patay ka na yan, di ba? Sa part-time, or, pwede ka mag-network marketing. Ako, mga kaibigan, yan po yung ginawa ko. Because when I first started out, I was doing it part-time. Ang trabaho ko sa Novaliches. So, ang bahay ko, imagine mo, bahay ko, Blooming Trip. Trabaho ko, Novaliches. Networking ko, Green Hills. O, power, di ba? Every day, 2 hours, 2 hours, 2 hours, 6 hours, bye-bye, every day. Tsaga-tsaga lang din. Sir, nakakapagod? Hindi nakakapagod. Pagod na pagod. Yung nangangayayat na ako, actually payat na nga ako, nangangayayat pa ako, di ba?
Pagkaya, ang sobrang payat ko. Tapos binibenta ko, pampataba. Oh! And nakakagulat, may bumibili pa. Oh! Paano, sir? Eh, pag tinulong ako, eh, bakit ikaw hindi ka tumataba? Yun nga, pag hindi ka bumili nito, eto mangyari sa'yo. Oh, bibili siya. And that was a long time ago. And I did it part-time for 1 year. 1 year lang, sinaga-tsaga ako, 1 year. Eh kasi mga kaibigan, ayoko mag-resign, hindi pa ako kumikita. Diba, ang laki kaya ng sweldo ko nung panahon na yun, 3-5. Imagine mo, diba? 3-5, hindi ko kayang pakawalan. Kasi bakit? Yun lang kasi ang source of income ko eh. Pangalawa mga kaibigan, sa mga nagsisimula ngayon, I always tell people, huwag muna kayo mag-resign kung hindi ka pa kumikita. Actually, nakakatuwang isipin na willing mong ilaban kasi ganun katindi paniniwala mo sa kumpanya. And that's, how should I say, nakakatuwa. We're very grateful for that. But if I were you, think it over kasi syempre, pamilya mo umasa sa'yo eh. Kung gusto mo mag-resign, pag kumikita ka na. Eh, ang maganda, at ang maganda, pag kumikita ka na, part-time pa, ang mas maganda. You know why? Tingnan mo to ah, tingnan mo to. Sweldo ka, 20,000 a month. Di ba parang wala lang sa panahon ngayon? Eh may part-time ka, 20,000. Oh, tingnan mo, di ba? Ay, grabe. Parehong amount. Pero isa kasi, full-time job. Isa part-time. Ang lakas ng dating. Kasi part-time lang eh. Eh nung panahon ko, ganun din nangyari sa akin. Ang sweldo ko, 3-5. Part-time ko, 10, 15, 30,000. Messenger. Pagkainan na, lunchtime, lahat sila. Yung off, yung secretary to the president, may baon. Yung ibang empleyado, lahat baon. Ako, messenger, deliver sa Max Chicken. Kumikita ako eh, di ba? Oh, uwian na, lahat sila, paglabas sa office, jeep, jeep, di ba? Ako, messenger, ha? Taxi! Oh! Kumikita na ako eh. Kaya nung panahon eh, ang bilis ko mag-invite. Kasi bakit? May grabe ka. Eh, mas malaki sweldo ko sa'yo eh. Oo, oh. Pero malakas ang part-time ko. Ano yan? Yung recruit? Sabi ko, hindi to recruit. Ano yan? Basta, ano, sakay ka na, may taxi to. Oh. Nag-gets yung sinasabi ko? So, iba na. So, if I were you, you can do it part-time muna. So, ginawa ko siya network marketing part-time. And tanong ngayon, sir, ano ba yung network marketing? Kasi yung mga tao, akala kasi ng tao, network marketing, scam. Ah, networking, ano yan eh, pyramid yan eh, pyramid. Sabi ko, hindi kami pyramid, ha? Ano kami, bilog-bilog. Ang pyramid triangle. Hindi ka pala marunong eh. Pangalawa, but seriously speaking, network marketing. Ibig sabihin, marketing siya. And there are many kinds of marketing. What is marketing na yan? Ang marketing sa Tagalog is itong paraan kung paano ang isang produkto ng isang kumpanya ay maibenta sa mga kliyente. Yun ang marketing. Sa panahon ngayon, marami ng klaseng marketing. Una, may traditional marketing dati pa. Ano yun? Yung may ahente. Diba? May produkto ka, o ibibenta ko sa probinsya, ahente ako. Ganun lang, traditional. Tapos, nagkaroon pa ngayon ng mga, tinatawag na direct, telemarketing. Yung mga telepono, good morning sir, ma'am, hello, pwede ba namin kayo makausap? Telemarketing, diba? Meron din tinatawag na home shopping network. Yes or no? Yes, diba? Tapos, ang uso pa ngayon, mga kaibigan, online. Yes. Amazon, eBay, diba? Marketing yun. Ano pa? Network marketing. Ibig sabihin mga kaibigan, ang network marketing, mag-invite ka ng mga tao, may mga grupo ka na, itong mga taong ito mga kaibigan, binibenta yung mga produkto mo. At yung mga binibenta na, may certain commission ka. So mga kaibigan, ang network marketing, isang klaseng marketing ha? Hindi yung ano yan, recruit. Oh, recruit. Clear? Napuyok tuloy to. Network marketing is the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. Yes! See? Ganun siya. So, sa grupo ninyo, may mga user ba kayo? Yes! May mga retailers ba? Yes! May network builders ba? Yes! Yan yun, kapatid. Pangalawa, selling products by word-of-mouth approach. Yung kwento-kwento. Di ba gano'n? Ay, alam mo, pumuti ka. Well, you know, Koji, Gluta, hello. Di ba? Yan yun. Kwento-kwento.
A referral business that allows the law of leverage in order to have a residual stream of income. What is the law of leverage? Pag sinabing law of leverage, ito yung ibig sabihin, napaparami mo sarili mo. Kasi pag ikaw, mag-isa ka lang, ang income mo, mag-isa ka lang. Pero pag lumalaki ang grupo mo, kumikita ka na sa kanila sa mga effort din nila. Siyempre, maliliit lang yun. Pero dahil malaki ang grupo mo, pag pinagsama-sama, malaki ang income. That is why, I would rather earn 1% out of 100 people's effort than 100% out of my own effort. Yes! Yes or no? Yes! Kaya huwag kang magtaka, mga kaibigan, kung bakit yung mga upline ninyo, yung mga coach ninyo, malaki ang income. Kasi bakit? Malaki na yung grupo nila eh. Kayo sinasabi mo, kaya naman yumaman yan. Kasi dahil sa akin, excuse me, hindi dahil sa'yo, dahil sa inyong lahat. Kasi marami kayo eh. Paano ako, sir? Simple lang, di magpalaki ka rin. That's how it is eh. That's how it is. Pero para isipin mo na yumaman sila dahil sa'yo lang, hindi totoo yun. Remember, bago ka dumating, tinrabaho na nila yung grupo nila. Kaya dapat mga kaibigan, huwag kang maiinggit sa kinikita nung nasa taas. Kasi tinrabaho nila yun eh. Ngayon, kung sakali talaga inggit na inggit ka talaga, ugali mo talaga yan, ha? Simple lang, edi trabaho mo yung grupo mo. Are we clear? Okay, good. Now, ladies and gentlemen, marketing. Did you know that network marketing has been in existence in the United States for over 60 years? Matagal na utong industriya, hindi lang uto bago. Sino sa atin dito yung ngayon lang narinig yung networking? Yung ano lang, ngayon lang, first time niya mag-network. Oh, di ba? First time niya mag-network. So ngayon, pinapakita ko sa inyo, matagal na ho ito. Hindi uto ngayon lang. Parang nangyari sa akin, 1996 pa oh. 24 years na, ako nagne-network. So, ibig sabihin, matagal na in existence ito. That MLM business strategy was considered legitimate business in the US in 1976. So, kung sa Amerika, legit ito eh. Sir, kasi nakita ko sa balita, scam daw eh. Alam mo mga kaibigan, may mga scam naman talaga. Pero hindi ibig sabihin, scam ang networking. Nagkataon lang, ganito yan, nagkataon lang, etong mga scammer na to, ang ginagamit nila, networking. Pero yung networking per se, hindi siya scam. Para mas mag-guess ninyo, baril. Bang-bang, baril. Ang baril, hindi masama. Pero nagiging masama ang baril pag ginamit ng magnanakaw. Pero pag ginamit ng pulis, hindi masama yun. Kasi para yung ipagtanggol ang mga naaapi. Yes or no? Sa taong gumagamit, pero yung baril itself, hindi masama. Networking, ganun din siya. Do you understand? Okay, good. Ngayon, mga kaibigan, the business of the 21st century. Robert Kiyosaki, kilala niyan? Network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. Kung bakit yan nire-recommenda ang network marketing. Sino ba si Robert Kiyosaki? Owner siya ng Rich Dad Poor Dad. Di ba? Ito pa. The richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for work. So, ibig sabihin mga kaibigan, create an organization. Sabi mo, tanongin mo yung katabi mo, may grupo ka na ba? Oh, ano sagot? Sabi, meron na, di ba? So, dapat palakihin mo yan ngayon. Listen, the bigger the group, the bigger the income. Okay, good. Now, para mas lalo yung ma-feel na maayos itong pinasok yung industriya, pag-usapan natin yung saan nagsimula ang network marketing. History. Carl Renberg, kilala nyo? Hindi. Hindi rin man niya kayo kilala, kaya okay lang yan, di ba? Nasa China siya, 1917-1927. Ganun siya katagal. So, ibig sabihin, siya, Pak-Tay na. Pero, for the past 10 years in China, isa siyang doktor. Listen, doktor. Doktor yan. Tapos, when he was in China, napansin niya na yung mga tao sa probinsya ay mas malusog ang kalusugan kesa doon sa syudad. Napapansin niya yun. Pinag-aralan niya bakit. Then, nalaman niya, kaya pala mas malusog sila atong sa probinsya kasi yung kinakain nila mas maayos. Hindi process tulad ng dito sa syudad na. So that he was in China that time. So that's why pag-uwi niya sa Amerika, nagtayo siya ngayon ng isang kumpanya na gumagawa ng food supplement.
the California Vitamin Company. So pwede mo sabihin, isa siya sa mga nag-pioneer ng food supplement. Diba? I will not say na he siya talaga, diba? Ang pinaka-pioneer, but isa sa mga nagsimula, lamang siya, 1934. Siyempre mga kaibigan, nung tinayo niya yun, ang ginawa niya, meron siya pa siya tinayo isang kumpanya, nag-partner siya with Nutrilite. Nutrilite. Itong Nutrilite is a marketing company, kumbaga, na nandidistribute nung kanyang produkto. Kasi hindi naman siya kasi salesman eh, doktor yan. Parang ganito, ako gumawa niya itong produkto. Kaya lang, paano kayo bebenta? Hindi ako marunong magbenta. So ngayon, kinausap niya ito, itong mga Nutrilite company, sila ngayon ang nagmamarket. Hello? Yes. Hi? Hello. Are we clear? Yes. Okay, good. Ngayon, habang tumatagal, sabi niya, parang paano pa kaya lalong lumaki itong negosyong ito? That's why nakipag-partner naman siya sa Bithinger and Castleberry Inc. So, doon na ngayon lumalaki ang kumpanyang Nutrilite. Hello? Yes. And then, after a few years, etong dalawang to, si Richard DeVos and Jay Van Andel, nakita, maganda tong sistemang to. Okay to. Sige, gayahin natin at itayo natin ang Amway. Yun ang kilala nyo, si Amway. Yes. Di ba? Mga kaibigan, Amway 1959 na. 1959 pa. Ganun nakatagal si Amway. And ito maganda. Sir, gano'n pa kayaman na sila? Well, hindi ko alam kung gano'n kayaman. Basta ito alam ko. Sila ang may-ari ng Orlando Magic sa NBA. Kaya pansin, di ba, ang LA Lakers, naglalaro sila sa Staples Center. Di ba? Ngayon, ang Orlando Magic, pagpunta mo doon, naglalaro sila doon sa Orlando Arena. Ang tawag doon, the Amway Arena. Kasi nga, sila may-ari. Oh, wala, yun lang, di ba? Sige. So, habang tumatagal, 1972, si Amway tsaka Nutrilite, nag-partner na sila. Meron na, si Amway bumili ng share sa Nutrilite. At noong 1994, sinala ngayon ang may-ari talaga ng Nutrilite. Ladies and gentlemen, tanongin kita ngayon, history speaks for itself. Legit ba ang network marketing? Yes. Maayos ba ang network marketing? Yes. Yan yun. Now, looking ba? The wave of the 21st century, pag-usapan natin kredibilidad ng network marketing. Kasi sir, eh sige, okay yan, sa Amerika, eh dito sa atin. Well, ito siya. Sa Asian Institute of Management, offered as a special course. See? Meron na. Sa Amerika, University of Illinois and University of Houston teaches MLM. Mga kaibigan, it's already part of their curriculum, network marketing. Kasi maulitin ko mga kaibigan, pinasok nila kasi it's another way of marketing their product. Isang klaseng sistema yan, marketing. Kaya isipin mo, eh, scam, scam. Hindi scam. Perish that thought, hindi siya scam. Legit ang network marketing. Yes. Are we clear? Yes. Ngayon, kung may duda ka, edi mag-enroll ka dyan. Hello? Yes. Okay, good. Sir, bakit mo kinakwento to? Because importante to. Especially sa mga first time. Kasi itong pinasok nyo, under this reality, na-excite ka when you see the possibilities of making good money sa Royale. Yes or no? Yes. Pero syempre, habang pumapasok ka rito, you wanna think about long term. How can you think long term kung ikaw may duda ka kung legit to o hindi? Eh, lalo na mga kaibigan, lately, nausok-uso yung mga scam na naman. Tapos, isang araw, may mga whatever, di ba? O, basta yun na yun. Okay? Okay, good. So, para alam mo ngayon, maayos tayo. Clear? Yes. Okay, good. Now, mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon yung direct comparison ng employment, traditional, tsaka network marketing. Para makita mo. O, ngayon, pag-usapan natin capital o investment. Pag sa empleyado ka, ang pinaka-investment mo dyan, syempre, yung tuition fee mo for 16 years. Tama, mali? Syempre, mga kaibigan, kung ako, hospital ako, ang kukunin ko, yung nurse tsaka doktor. Alam nga, kunin ko dyan, ano, negosyante. Anong gagawin mo sa hospital? Nag-gets mo? So, pinaka-investment mo, ikaw, mag-a-apply ka ng trabaho sa akin, yung pinag-aralan mo. So, ang investment mo, yung tuition fee mo. Yes? Ngayon, syempre, sa negosyo, ang pinaka-investment mo, kapital mo, kung ano mang kapital yan, and of course, the bigger the capital, the bigger the profit. Network marketing, maliit lang ang kapital mo dyan, if ever meron man. Bibili ka ng package, bibili ka ng product, yun na yun. Simula ka na mag-negosyo. Diba? Eh sir, bakit maliit ang kapital, or maliit ang nilabas mong pera, o binili mo, tapos malaki yung profit? Well, of course, in network marketing, the profit is unlimited. It's all up to you. Diba?
Eh sir, bakit maliit? Eh syempre, sa laki ng kinikita mo, sa binili mo, napakaliit yun, ikukumpara mo. Hello? Okay, good. Ngayon, pag-usapan natin OPEX, operational expense. Sa employment, ang pinaka-OPEX mo, pamasahe, pagkain, etc. Diba? Eto maganda. Kahit hindi ka man magtrabaho, yan pa rin ang gagastusin mo eh. Kakain ka pa rin naman eh. Diba? Ngayon, sa traditional business, ang pinaka-OPEX mo, office rental, salary, bills, office supply, etc. Ito sinabi ko sa inyo, ito, sweldo, kuryente, tubig, renta, yan yun. Negosyo, mahina, malakas, constant yung babayaran mo. Kaya kami sa mga kaibigan, para mabawasan to, magbawas ka ng tao. Diba? Ganun yan eh. Ngayon, sa network marketing, gastos mo, pagkain at saka pamasahe. Ngayon, kung gusto makatipik, maglakad ka. O, huwag ka rin kumain, pagdating mo doon. Power pa! Power! O, wala ka naman OPEX, di ba? So, yan yun. Ano ang risk factor mo dyan? Ang pinaka-risk factor mo dyan, syempre, stable yan. Wala masyadong risk. Pero ang income mo limited. Di ba? Fixed income ka, kaya wala masyadong risk. Dito sa traditional, ang risk factor mo, of course, very high kasi kumataas ang iyong overhead mo. At the same, kumataas ang iyong nilabas sa puhunan. Risk factor sa network marketing, low. Kasi bakit? Eh, ginagamit mo lang na may produkto eh. Diba? Tapos may kinakausap ng tao. In fact, pwede ka lang mag-network kahit sa bahay eh. Kausapin mo mga kapit-bahay mo. Diba? Tapos yung bahay mo, yun ang pinaka-office nyo. Doon mo muna magsimula. Sir, pwede ba yun? Abay, pwede. Alam niyo bakit? Isipin mo yung mga royalista sa abroad na walang royal na office doon. Diba? Meron akong downline dati sa Israel. Walang office doon sa Israel. So, paano sila nagkikita? Doon lang sila sa isang bahay. Minsan sa restaurant lang sila, kakain sila. Tapos doon na sila nag-uusap about Royal Royal. Sir, paano bibili ng product? Papadala pera sa akin. Tapos papadala ko produkto. Ganun sila nagsimula. Sir, hindi mo inabonohan? Hindi. Oh, by the way, tip ko sa inyo ha. Huwag kayong magpapautang ha. Yung, sige, abonohan ko muna. Ipadala ko yung product. Bayaran mo ako. Huwag ganun. Hello? Okay, good. Ngayon, skills. Ano ang skills na kailangan mo pa nag-empleyado ka? Employment skills mo, kung ano pinag-aralan mo, di ba? As a traditional business, business skills and dare to risk. Ladies and gentlemen, this is the most important. Pwedeng may puhunan ka. Pwedeng may karanasan ka sa negosyo. Business skills, pwede yan. Pero itong pinaka-importante, yung palaban ka ba? Meaning, willing mo ilabang pera mo dyan kung naniniwala ka sa negosyo mo. Tapos kung medyo tagilid ako, ilalaban mo pa. Kasi mga kaibigan, maraming may pera, pero hindi willing ilaban. Tama, mali? May kilala akong ganun. Sumalaman ko sino? Ako. Ito nga, di ba? Hindi ko ilaban eh. Natakot ako eh. Kaya hindi ako nag-traditional eh. Di ba? Ngayon, sa network marketing, good learning attitude lang. Anong good learning attitude, sir? Ito, matay ka ng training. Para matutunan mo anong dapat gawin. Ito maganda. Wala bayad tuition fee. Libre. Ha? Are we clear? Oh, ang time, puhunan mo sa employment, 8 to 12 hours a day. Yan ang pinakapuhunan mo. 8 to 12 hours a day, kung employment ka. 8 hours yung trabaho, yung 4 hours, ano yung pag namamasahe ka. Eh, traditional business, sir. Yan, syempre, unlimited ang oras mo. Negosyo mo yan, eh. Like my wife. My wife, she's into traditional business. She has her own business. Kaya minsan, linggo, pupunta siya sa office. Tapos minsan, pag gabi-gabi, may kakausapin pa sila sa labas. May deliver siya. Siya nagpapadeliver. Ngayon, syempre, babae siya. Alangan, hayaan ko siya mag-deliver mag-isa, di ba? So, syempre, nangyayari, ako inutusan niya. O, di ba, power? Sabi ko, nakakalis naman ganitong negosyo. Gabi-gabi, nag-deliver kami. So, ganun yun. Ngayon, sa network marketing, anong time mo, kapatid? Flexi ang time. Bakit flexi, sir? Bakit flexi? Pwede ka mag-network, pwede ka mag-royal kung anong oras mo gusto. Totoo naman yun eh, di ba? Kung empleyado ka, 8 to 5, edi after office hours. Ngayon, kung nagko-call center ka, after call center mo, ano yun? Alas 5 ng umaga. Kung may kausap ka pa, di ba? Malamang ang kausap mo dyan, yung taga-call center din. Tama, mali? Ikaw ang magdidikta. Yun ang kinaganda, kung saan konbiniyente sa'yo, kung saan mo pwedeng gawin, doon mo pwedeng gawin ang pag-network mo. Ngayon, probability to succeed, employment,
of course, very low. Of course, dahil limited ang income mo ngayon, profit mo, very low na rin. Traditional business, 50-50. Totoo naman yun eh, yes or no? Yes. Probability to succeed sa network marketing, kapatid, it all depends on one's effort. Yes. Kaya pag sinasabi mo ngayon, sir, bakit hindi pa ako kumikita? Simple lang, kulang pa effort mo. Yes. Eh sir, ang dami ko na nakausap, wala pa rin eh. Eh wala pa talaga eh, anong gagawin ko? Hanap ka pa. Yes. Eh sir, bakit sila, ang bilis nila? Siyempre, marami silang kinausap eh. Gusto mo malaman kung gaano ba kadami? At para saan, ganito lang. Hindi kasi pinag-uusapan dito ngayon mga kaibigan kung ilan ang kinakausap mo. Kasi napaka-unfair. Ano bakit? Kasi depende rin kung sino yung kausap mo. Yes. Eh kahit 100 kausap mo, lahat naman yung walang pambili. Oh, kumpara dito, isa lang ang kinausap, may benta agad. Kasi may pambili kausap niya eh. Nag-gets nyo? Yes. So huwag nyo i-compare kung ilan ang kinausap mo. Ang pag-uusapan natin, kung may resulta na ba sa mga kinakausap mo. Ngayon, kung wala pang resulta, eh di maghanap ka pa ng iba pa. Hello? Yes. Are we clear? Yes. O, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sabi mo sa katabi, huwag kang reklamador. Sa mga bago, alam nyo ba sa mga bago, On my first month, ang in-invite ko, 88. First month, 88. Alam mo, ilan na sumala? Dalawa. Oh, nagreklamo ba ako? Hindi. Well, of course, hindi. In reality, nagreklamo na ako. Nagduda na rin ako sa sarili ko. Nagduda na rin ako sa ginagawa ko. Sabi ko sa upline ko, upline, mag-iisang buwan na wala pa siyang masama sa akin. Sa'yo, sa akin din nga eh. Downline, wala pa rin eh. Apply, meron na sino? Ako. Buti pa sa'yo, may naniwala na. Sa akin, wala pa. Nagduda na rin kami. Tapos, eto lang sinabi ng apply ko sa akin. Mike, ginawa na ba natin talaga lahat? Ba, ginanun ako. Ginanun ako na apply. Chira-challenge ako nito ah. Sabi ko, apply hindi pa. Ikaw, hindi pa rin eh. Ganito na lang. Itoto pa natin. Huwag natin bilangin kung ano yung effort. Kailangan importante. May sumama. Praise God. May sumama, dalawa. Yung isa, kaklasiko nung Kinder 2. Wala na akong makahagilap eh. Kinausap ko, kamusta ka? Okay na, alam mo na-miss kita. Talaga, oo. Magkita tayo. Ay, in-invite ko na siya. Tapos, yung isa, na-meet ko lang sa bookstore. Bumibili ako ng libro, bumibili din siya. Tumingin ako sa kanya, tumingin din siya. Eh, ngumiti ako. Ngumiti siya, apatay siya, di ba? Ngiti ka, ha? O, sige, ngiti-ngiti ka. O, eto, i-recruiting kita. O, kinausap ko siya, yun na naniwala. Etong dalawang tao to, eto nagpalaki na. You will never know yung kung sino maniniwala sa'yo. At somehow, yung mga tao ine-expect mo, yung pang hindi sasama. Diba? Yung mga close pa sa'yo, yung sinabi mo na nagpe-present ka, binasasabihin sa'yo, tatanungin ka, kumikita ka na ba? Diba? Sasabi mo, eh, hindi ka ba nakakaintindi? Bago pa lang ako. Hahanapan mo ako, sumama ka kaya para kumita na ako. Gusto mong sabihin ganun eh, diba? But in reality, ganun talaga eh. Diba? Meron talaga hindi maniniwala. At meron talaga maniniwala. Hindi naniwala sa'yo, pero maniniwala siya dun sa konsepto ng negosyo. Diba? Ako, tuloy lang dito, tuloy. Eto, guess what? Yung may naniwala, dun na lumalaki. At nung chumecheke na ako, mas mabilis na sa akin ngayon ang mag-imbita. Kasi may preba na eh. Mga kaibigan, lahat tayo kailangan dumaan sa ganun. Yung ma-break yung tipo ba na yung malagpasan natin yung mga walang naniniwala. Kasi pag nalagpasan mo yun, pag may naniwala, doon na makikita ka. Pag kumikita ka na, mas mabilis na mag-imbita. Kumikita ka na ba? Oo. Ha? Eto nga, oh. Eto pa, ha? Gets nyo? Kasi hindi naman kasi pwede kalokohan mga kaibigan, sasali ka, bigla kang kikita. Walang ganun. Scam yun. Hindi tayo scam. Are we clear? Okay, good. Now, did you know Paul Zane Pilzer? Yes.
Yan yan, di ba? Sino to? Ito, did you know? Out of 200 billion, 80 billion worth of products move to consumers worldwide via network marketing. Sir, ano ibig sabihin nun? Ganito na lang. 40% ng mga produkto sa mundo, tumatakbo yan, na i-deliver yan, na mabenta yan, because of network marketing. Ibig sabihin, maraming kumpanya na sa labas ang pinapasok ang network marketing. Kasi it is an effective tool to market your products. Yes. Di nga, sir. Mga kaibigan, huwag na tayong lumayo. Si Unilever. Unilever. May Unilever networking na. Oh. Yung local na lang. Alam niyo ba si Pen Shop? Pen Shop, yung damit. May networking siya. Red logo. Oh, red logo. Oh, alam niyo ba yung punchline? Punchline. Oh, may Royale, di ba? Pero totoo naman, di ba? May-ari ng punchline, tsaka may-ari ng Royale. Isa lang, di ba? Yung nga lang, di ba? Iba yung product niya, di ba? So, yun. Now, he believes in both these trends. Wellness industry and network marketing. Eh, sir, kung naniniwala man siya dyan, sino ba yan si Paul Zane Pilser? Para malaman niyo kung sino yan, ito siya. Background niya. Dami, di ba? Okay, ganito yan. He completed college in 3 years. Natapos siya yung college, 3 years lang. Earned MBA from Wharton in another 15 months. In a span of 1.5 years, natapos yung MBA studies niya. He became Citibank's youngest officer at the age of 22. Sino dito 22 years old? 22. Oh. O imagine mo, 22 years old, officer na siya ng bangko. At the age of 24, mga kaibigan, youngest vice president at the age of 25. By the age of 26, kumita na siya ng $1 million, 50 million pesos at the age of 26. At the age of 30 years old, kumita na siya ng 500 million pesos. $10 million eh. He was an economic advisor to the president by President Reagan and Bush. Economic advisor siya ng dalawang presidente. Tanungin kita ngayon. Pag economic advisor ka, magaling ka hindi? Dalawang presidente kumuha sa kanya. A world-renowned economist and an author of 9 best-selling books. Mga kaibigan, marunong siya pagdating sa ekonomiya. At sinasabi niya, mga kaibigan, maganda nga ang network marketing. So, ba't hindi mo paniniwalaan yun? Tama mali? Ngayon, mga kaibigan, with Pope Zane Pilser's bold but realistic prediction, ang tanong ngayon ganito, where can you find a stable company with a proven track record in network marketing and distribution of health and wellness product? Ano makikita mong kumpanya na ganun? Simple lang. And the answer is, Royale. Sir, over ka naman, sir. Masyado ka naman bias. Hindi, papaliwanag ko sa inyo bakit. Because the question now, mga kaibigan, why Royale? Bakit Royale? Kaya ngayon pala magsisimula ang training natin. Introduction pa lang yun, mga kaibigan, di ba? Pero honestly speaking, why Royale? Bakit nga ba Royale? Guys, bakit Royale? Para sa akin, mga kaibigan, ang importante, tingnan natin yung corporate structure. Kasi importante rito, sino ba nagpapatakbo ng kumpanya? Kasi mahirap, kahit gano'ng kaganda yan, kung hindi marunong ang magpapatakbo, wala rin lakas ng loob, sayang! Mga kaibigan, sino ba sila? Mr. Ricardo Castañeda and the son, Mr. Eric Castañeda. Ladies and gentlemen, sino ba si Mr. Castañeda, si chairman? Siya po may-ari ng Laughline Punchline. Matagal na yung institusyon na yun. Eh sir, alam mo, kaya lang naman naging successful yan si chairman dahil sa Royale eh. Hindi po totoo yun. In fact, wala pa dati ang Royale, successful na sila sa negosyo. Ang punchline, mga kaibigan, malaking lote yan, 2,000 square meter yan. Hello? Yes. Na-imagine mo, 2,000 square meter. Etong lote na ito is 1,700 square meter. Pag pinagsama mo yung dalawang lote, isang billion yun. Uy. Oh. So, tanungin kita, kung magtatayo ka ng building, anong unay mo? Yung building o yung lote? Alam ka, inuna mo yung building. Ito, may building na. Saan ko ba ilalagay itong lote? Bili na tayo ng lote. Di ba? Tama eh, di ba? Oh. Pangalawa,
Mga kaibigan, ang ating EVP, si Sir Eric. Si Sir Eric, mga kaibigan, graduate ho yan sa Ateneo. Elementary High School. College, mga kaibigan, graduate siya sa CRC. It's an international business school dyan sa Pasig. Bukod na mga kaibigan, marami din siyang mga negosyo. Hindi ko nakukwento ano yun. At the same time, pumasok siya sa Royale from day one. Alam mo sa siya nagsimula? Nagsimula siyang bodegero. Naging cashier. Naging ano, redemption yung nag-release ng product. Pag bumili ka, di ba, may magbibigay ng product sa'yo. Si Sir Eric, naging ganun. Naging encoder. Encode. Dati mga kaibigan, kasi ngayon, pag bumili ka ng package, may activation code, di ba? Ikaw mag-encode sa computer mo, di ba? Dati walang ganun. Isa lang ang encoder. Siya lang. So lahat ng bumibili, siyang taga-encode. Kaya totoo. Ganun pa tayo ka-low-tech dati. So doon siya nagsimula. Naging head lang siya ng warehouse. So lumalabas, kapisado niya lahat yung papatakbo ng opisina, ng kumpanya. Hanggang sa unti-unti na-promote siya, naging vice president ng IT, ngayon the executive vice president, the future president of Royale. Ladies and gentlemen, how can you lose? The father, the son, and the VP, di ba? Walang ganon, di ba? Totoo naman, father, son, oh, di ba? So ganun yun. So, this is the corporate structure of Royale. Ito yung ating structure. Para alam nyo saan nanggagaling. So, this is the chairman. Ito yung chairman. Under him is the executive vice president. But under the chairman is the audit. Pag sinabing audit, yan yung taga-compi. Oh, bakit kanyang gastos mo? Ah? Kalabisan na yan. Ayan, si audit. Yan yun. The executive vice president, Sir Eric, hawak niya IT tsaka ethics. Ano ba ethics, sir? Ethics, mga kaibigan, yung tipong pag may reklamo ka, nasulot ka, o binastos ka ng ibang distributor, pwede mo isumbong dyan. Hindi, totoo to, ha? If you feel that you are being maltreated by any distributor of Royale, crossline, downline, upline, or management, you're being maltreated, sumbong mo kay ethics. Sino ba yung ethics, mga kaibigan? Ang namamahala ho niyan, kabisado ho ang batas, legal. Legality ng batas sa Pilipinas. At kasi nagkabisado niya yung ating culture dito sa Royale. So pag feeling mo you're being maltreated o kaya sinaktan ka o whatsoever man, pwede mo sumbong diyan. Kung may nakita kayo nanunulot o nagbebenta ng bagsak presyo, sumbong mo kay ethics. Eh sir, baka maya i-bulgar. Hindi namin i-bulgar. Tahimik lang kami. Ipo-post lang namin mukha mo sa Facebook. Hindi, joke lang. Everything is being done confidentially. Ito pa maganda. Example, napatunayan na siya ay nagkasala. Di ba? May parusa, may angkop na parusa yan. Pero hindi rin namin kinikwento sa tao kung ano naging parusa niya. Wala, hindi namin kinikwento. Siyempre lahat, everything discreet ho yan. Kaya akala mo siya, wala naman nangyayari. May nangyayari. Hindi lang namin kinikwento. Gets nyo? Okay. Eh sir, paano bang gagawin? Ganito yan. Sir, pwede ba namin isumbong? Pwede. Pero hindi pwedeng kwento. Kasi pag kwento-kwento, salita-salita lang, ang tawag doon chismis. Subukan mo pumunta sa police. Mama, mayroon po ako reklamo. Hindi pwede ganun. Kailangan may affidavit, may sulat. Eh sir, paano gagawin? Kahit sulat kamay. Pwedeng Tagalog, English, pwedeng Taglish. Bahala ka. Basta ikwento mo lang doon kung ano nangyari. Tapos pirmahan mo lang. Tapos kasama yung ID number mo. Para alam namin, royalista ka talaga. Mamaya, taga-ibang company ka pala. Hindi, totoo. Tapos, kung kaya mo, kasama pati ebidensya para mabilis. Tapos, imbisagan na namin. Gagalaw lang ang ethics kapag may formal complaint. Kapag kwento-kwento lang, sinabi mo lang sa akin, sinabi mo sa akin, alam ko, okay. Pero hindi gagalaw sa ethics. E sa pwede ba ikaw magsabi, ikaw na lang kaya, inutusan mo pa ako, ha? Hindi rin ako papansinin ng ethics kasi kailangan ng ethics is black and white. Are we clear? Yes. Okay, good. Sir IT, ito yung gumagawa ng ating system. Now, under the executive vice president, meron siya ngayon hawak pa na apat na departamento. Okay? Ang isa doon, mga kaibigan, hawak niya yung under sa finance kasi nga EVP siya. Itong sa finance, ang may hawak niya ito, yung panganay na anak ni chairman, yung babae, si Miss Aista Castañeda. Okay, siya may hawak nito. Under her is the BDD, yung gumagawa ng mga products, design, packages. Siya po ang BDD, Business Development Department. Okay? Tapos, under her pa, si Chief Controller, Accounting, tsaka HR. Ito naman po ang gumagawa ng ating mga cheque. Kaya kailangan mamahalin nyo to, ha? Ito tagagawa ng cheque.
Tagagawa lang yan. Ang pumipirma po sila. Tapos, head of operation, ito naman po yung panganay na anak na babae ni chairman. Sir, kala ko ba ito? Tsaka ito rin po panganay. Bakit? Pang-kambal. Kambal yan, kambal. Under sa kanila yung warehouse at operation. Tapos dito sa kabila, head for local and international department. Siya naman po ang panganay na anak na lalaki ni chairman. Hello? Siya si Mr. Eric Asser Richard Castañeda. Hawak daw niya yung mga branches, tsaka sa satellite, sa lokal, tsaka sa ibang bansa. Okay? Tapos, so ito, mga kaibigan, si chairman, anak niya, anak niya, anak niya, anak niya. Tapos meron dito sabit. Oo, sabit. Oo. So, oh, yun na. Yun, next, alam niyo na yan, di ba? So, pagkatapos. Hindi, bali, under the training and marketing department, under them is, sila po ang namamahalat ng training for products tsaka sa network. Itong ginagawa ho natin, under ho ito ng marketing department. And under them also, sila rin po ang may hawak ng social media. Social media is the department in charge for our online presence. Okay, pati ating mga online store, yung mga nakikita mo sa Facebook ng Royale. Nakikita niyo ba yung Facebook ng Royale? Yes! Nilalike niyo ba? Yes! Hindi nga! O, i-share nyo ha, i-share nyo rin. Tapos, under ng social media is the creative department. Sila po yung gumagawa ng music, ng videos, ng Royale. At madalas, pag may travel incentive ang Royale, kasama po ang creative department. And one of them, si Mr. Neil. Neil, kaway dyan si Neil. Si Neil. Siya si Neil, yan. Correct. Hindi po siya si James Harden. Si Neil yan, si Neil, di ba? So, ngayon, sir, bakit po pinapakita yan, Sir Mike? Because gusto ko makita ninyo, ang operations ng Royale, eh talagang kumpanya talaga. Hindi ito yung basta-basa, eh wala, okay lang, networking, okay na yan. Hindi, ganyan siya kaayos, ganyan ka-systematic. Na kahit ang mangyari, si chairman, nag-retire, nag-bakasyon, gagalawang kumpanya, tumatakbo. Kahit wala si Sir Eric, nag-bakasyon din, tumatakbo yung mga kumpanya. Kasi may mga department heads eh. At kahit wala yung department heads, may mga department managers din yan. And one of the, ang manager po ng marketing and training department, walang iba, kundi si Mr. Benedict Agabao. Yan, palakpan mo si Ben, di ba? Yan. Sir, ba't wala si Ben? Nasa taas, kasi siya nga manager ng department, di ba? So, nandun siya, nagmamanage ng department. Nasa taas, di ba? Are we clear? Okay, good. Now, sir, is it that important? Listen very, now, this is the most important thing. The most important thing are the people in charge. Don't look at these heads. Look at these two, the chairman and the EVP. Because the two of them are business people. Sabi nyo ba, sir, kasi hindi naman kasi networker maaari. O nga, hindi sila networker, negosyante sila. At para sa akin, mga kaibigan, mas importante ang negosyante kesa sa networker. Alam nyo bakit? Kasi ang mga negosyante, sila ang nagpapatakbo ng kumpanya. At alam nila yung nangyayari sa labas, hindi lang networking. Pangalawa, mga kaibigan, networking, dapat networker ang magnegosyo? O sige, ganito na sabihin ko. Ito, tanong ko sa inyo. Di ba nag-network kayo? Yes. O, kamusta network nyo? Good. O, ba't kayo tahimik? You see, this is my point. Networker nga tayo, but it doesn't mean we know how to run the business. Yes or no? Yes. Mga kaibigan, can you just imagine, ganito kalaki ang grupo mo, and then you cannot handle the business. At ang daming tao umaasa sa'yo. Para sa akin, mga kaibigan, hindi sila networker. At ito, tanong ko sa'yo, ano ba dapat ang katangian para tawagin kang networker? Doing the network. Mga kaibigan, 14 years na si Royal. Sa tingin mo ba, wala silang network? Tanungin kita, yung apply ninyo, saan magaling yun? Ako, sa tingin mo, sino applyin ko? Alam nga, apply ko yung computer. Di ba? Lahat tayo, sila ang applyin. Oh, yung head, sila Arnel Salazar. At grad apply, Arnel Salazar. Oh, alam nga, walang apply yun. Lumulutang lang yan sa computer. Jesus de la Cruz, lumulutang-lutang din ba yan? Mama Ray Ferrer, lumulutang din ba? Hindi, pak-pak, doon din yun eh. Eh, sir, hindi naman sila nag-recruit eh. Anong hindi? Ako. Alam nga, kumatok ako. Royale, pwede niyo akong recruitin? Hello? Nag-gets niyo? Yes.
Mga kaibigan, nagre-network sila. Hindi nga lang ano, openly. Ikaw, nakita mo ba sila Zobelde Ayala nagbebenta ng lupa? O, di ba? Nakita mo, si Lucio Tan, nakita mo ba nag-i-issue ng ticket sa PAL? O, nagagas yung sinasabi ko? So, ganun yun, mga kaibigan. So, please, tanggalin mo sa isipin mo, hindi sila networker. Mga kaibigan, 14 years sa Royale. Alam ka, hindi pa sila nag-network. Alam ka, hindi nila alam patakbo ng negosyo. Alam ka, hindi nila alam ang puso ng isang networker. Alam nila. E ikaw, bago ka pa nga alam, hindi pa kong pa nga alam ang networking. Hello? Yes. And this is the most important thing. Yung dare to risk. Yung willing ilaban. Kasi mga kaibigan, ito lang sinasabi, di ba? Sabi nga ni Chairman nung nakaraan eh. Many people will say, networking is a scam, ganito, ganito. But regardless of what other people say, opinion nila yon. Pero ano sabi ni Chairman? Kung scam si Royale, hindi siya tatayo sa harapan. At humaharap sa tao. Tama, mali? Tama. So kailangan may tindahan niyo yun. Ngayon, with that being said, ladies and gentlemen, just recently, last year, we celebrated our 13th anniversary. This year, we're going to celebrate our 14th anniversary na. Mga kaibigan, last Sunday, we just celebrated our Royale Gala. Sino dito ang pumunta sa gala? Maraming di pumunta. Okay lang. Mga kaibigan, sir, how was it? Kamusta yung party natin? Masaya, di ba? Mga kaibigan, look at this. It was attended. Ladies and gentlemen, ang binook lang namin sa ballroom was only good for 500 people. Alam niyo ilan ang bumili? 800 plus. 800 plus ka tao. Sir, 800 na ba yan? O, di bilangin mo. Di ba ang dami? Ang saya. Kaya mga kaibigan, if I were you, pag may event, dapat siro, dapat umaten ka. Then, ang saya, kabati. Yan yun, di ba? O, tanongin kita. Ito yung may-ari, o. Oh. O. Oh. Ito, mag-ama, oh. O, ito yung speaker nyo ngayon, no? O, ito. Nag-gets nyo? Hello? Mga kaibigan, pag-usapan natin infrastructure, our own Royale Center. May sarili tayong building. May sarili tayong building. Kahit ano pang sabihin mo, sir, ito malaki sila. O, sige, malaki na sila. Pero itong alam ko, may sarili tayong building. Itong lupang kinatitirikan natin, atin tong lupa. Itong building na to, itong building, ang foundation, ito, totoo to ha, ang foundation ng building na ito, ng Royale, is good for 30 story. Di ako nagbibiro. Ang foundation na ito, it was designed for a 30 story building. Pero 5 story lang ito. Ibig sabihin, kahit lumindol yan, Totoo to, hindi ako nagbibiro. Hindi ulang power na to. Totoo to. Subukan mo. Tingnan mo yung mga poster ito. Subukan mo yung bitak-bitakin unti-unti. Di ba? Ang tagal. We have 16 local offices in the Philippines. Sa Pilipinas, mga kaibigan, ito yung source office natin. Alam nyo na yan, di ba? Ito, kita nyo na yan, showroom. Ito pa, IT secretariat. Oh, by the way, abangan nyo sa baba. Because sa baba, yung isang hallway doon sa baba, sa may showroom, di ba may pader doon, yung may guard, mga kaibigan, gagawing wall of fame. Pag sinabing wall of, etong buong pader na to, ilalagay dyan yung picture, mukha, ng top 20 for 2019. So yung mga grand appliance nyo, makikita mo dyan for 1 year. At mapapalitan lang yun every year, pag meron ulit a-awardan next year. So, gusto mo makita yung mukha mo doon? Guys, di ba? Ganito tayo ngayon, mga kaibigan. Chairman's Hall, ito yung ating office sa taas, Royale Lounge. Etong Royale Lounge, kapag ikaw ay kumita ka na ng 1 million sa Royale, pwede mo na gamitin yan. Yung lounge sa labas, libre, libre juice, kape, tubig, alak, beer, alcohol, hard, whatever man. Tapos, TV, music, lahat libre, chichirya, lahat libre doon. Kaya may mga tao, wag ka na umuwi, diyan ka na matulog, oy, di ba?
Yan yun, executive floor, office sa taas, sa mga, ng mga VPs. And of course, meron tayong sariling gym. Here, guys, listen ah. Itong gym na to, pwede mo itong gamitin sa taas. Libre lahat yan, mula alas 10 hanggang alas 10 ng gabi, umaga hanggang gabi. Dati, meron pa itong personal trainer sa taas. Oo, kaya lang, tinigil na namin. Hindi kasi tumatagal nagre-resign. Bakit? Nire-recruit ng mga leader. Alam mo yun? Eh, paano ba naman? Di ba? Kasi sa labas, pag umaten ka, pag nag-enroll ka sa mga fitness center, magbabayad ka ng enrollee dun, di ba? Tapos babayaran mo pa yung trainer para alalaya ka habang nag-gym. 500 pesos, 1,000 pesos per gym. Dito libre. So yung mga leaders, dito na rin kasi libre naman. Tsaka mga physical therapist yan. Eh kaya lang, habang nagbubot, alam mo ba, maganda dito sa Royal. Ganyan man ka. Ano? Wala na. Five international branches. Ito naman mga kaibigan sa ating mga office po sa buong Pilipinas. Company owned. We have Luzon, Visayas, and Mindanao. So I will be in Visayas, Mindanao this 3 weekends ng March. And ito po yung ating international offices sa Middle East, Dubai. Ito po. Ito pang office ng Royal sa loob ng building na to. Ito sa baba, subway to, parang LRT natin, kaya lang subway sa ilalim. Pag labas mo, Royal na. Tapos, kalsada to, highway, yung tapat niya, isang malaking mall, Deira City Center, DCC. Kaya very accessible yan, taas na yan. Ito, itsura niya sa loob, yan yun. Okay? Yan yung sa Dubai, ito yung Abu Dhabi. Ito yan. So, this is the office, Abu Dhabi. So, ito, kotse to ng mga distributor, this is a G63 Mercedes-Benz, parang ano to eh, parang Montero to, ng off-road ng Mercedes-Benz. Tapos ito naman, Ferrari 458 Spider, Ferrari, ito yung kotse ni Danny Cancio, yung leader natin, head ng UAE. And then, this one is McLaren MP4. Yan yun. So, sa mga distributors natin yan. Ito yung tsura niya sa loob. Ayan, no? So, yan. Okay? And, of course, this is our office in the United Kingdom. Ayan. Yan ang tsura niya. So, ito, very accessible to kasi ito, ang pinaka mode of transportation kasi sa London is the subway or they call it the tube or yeah, tube ang tawag eh, tube. No, tunnel ba? Hindi tunnel, tube. O so anyway, basta yung subway. O ganun. Ngayon, yung pinaka sentro ng subway na yon, diyan sa kalsadang iyan. So paglabas mo ng subway, yung tapat mo si Royal na. Very accessible. Pero mga kaibigan, recently, lumipat po tayo sa mas magandang location. Saan, mga kaibigan? Ito po, sa tapat ng luma. Oh. Sir, bakit lumipat? Tapat din pala. Eh, kasi nga, ang ganda ng location. Kaya lang, yung office natin, giniba na. Gagawin kasing condominium. Eh, maganda location, lipat tayo sa tapat lang. Eh, doon pa rin naman, di ba? Okay? Kaya, makita mo address, oh. Ito, address. Hammersmith. Oh, yung kabila, Hammersmith din. Oh, pareho lang din. Ah. Okay? And of course, Nigeria, Africa. Ito. Ayan, ito. Africa, ito na. Yan yun. This is our office in Nigeria, sa Abuja. And ang nakakatuwa sa istorya kasi neto, mga kaibigan, ano to eh, we're renting this place, pero binayaran natin to, I think 5 years yata to or 3 years. Kasi 3 years ba? 3 years, no? 3 years. Whole compound yan. Itong baba, bilihan. Second floor, ito yung seminar room. Tapos sa taas, diyan kami nakatira sa taas. May terrace yan. So after seminar, kausapin namin, akit kami sa taas, sa terrace. Pag negative, hulog namin. Pero wala pa man ito nahuhulog. Wala pa. Ito yung gate. Ayan. And nandun ho kami. Ayan si Ben Agabao and Danny Cancio. Okay? And then, after 2 months, nag-open ho tayo sa Abuja, sa Lagos. Lagos is the capital of Nigeria. Business capital pala. Business capital. So, ito pa yung office ho natin. Ito ang ganda ng story niyan. Pumunta ako dyan, February. Nag-seminar ako dyan, RBP. 11 o'clock ng umaga.
Ang umaten, 91 katao. Tawag si chairman, Mike, ano, kamusta dyan? Sir, may umaten, 91 katao. Okay ba dyan? Sir, mukhang okay naman, sir. O, sa team mo, may chance? Sir, hindi ko masabi, pero 91 umaten. O, sige, go, hanap ka na ng office. Sir, kakabukas lang natin sa Abuja. Okay lang, hanap ka na. O, sige, nakahanap ako that day. Same day, 5 p.m. Tawag ako. Sir, may nakita na kaming office, mukhang okay daw. O, sige, Mike, bayaran mo na. No joke to, ha? Ganun si chairman. Padala siya pera, bayad namin, ni-renovate namin. Yan yung office natin ngayon. Royale Nigeria. And of course, ito maganda. Product-oriented tayo. O, nakita mo na yung infrastructure. Guys, bakit ko pinakita? Listen. Bakit ko pinakita sa inyo yun? Gusto ko kasi makita ninyo, mga kaibigan, importante kasi yung infrastructure. Kasi doon makikita yung stability ng kumpanya. Yes or no? At the same time, yung product orientation natin dito, meron tayong beauty products, food supplement, health beverages, and home care products. Lahat ho yan susceptible sa repeat order, therefore, recession-proof. Sir, ano ba yung recession? Ano yung recession? Sir, ano, pag sa school, may recess, gano'n, recession. Tama. Tama at pareho iniisip natin dati. Pero hindi gano'n. Ang recession pala, mga kaibigan, tanggalan. Sir, bakit nagkakaroon ng tanggalan? Simple equation ng negosyo. Sales minus expense is equals to profit. Kahit sinong negosyante, ang habol nila profit. Diba? Ngayon, ang expense, ito yung gasto sa Tagalog. Ang expense, mga kaibigan, ang fixed salary. Tulad neto. Diba? Office supply, office rental. Diba? Tapos yung mga miscellaneous, yung mga kuryente, tubig, etc., etc. Tapos ang sales, ito yung benta. Mga kaibigan, ito kasi nagiging downside. Kapag mataas ang benta, ang expense mo in terms of percentages, lumiliit. Diba? So therefore, magandang profit mo. Pero, pag bumababa ang sales mo, ang percentage ng expenses mo tumataas. Yes or no? Yes. Ang profit bumababa. Pero ang etong expense mo are fixed. Here's the downside. Ano ginagawa ng mga ibang negosyante? Ang ginagawa ng negosyante, pag mahina ang benta, para makapag-cope up sila, binabawasan ang expense. Ngayon, instead of, hindi naman kasi pwedeng bawasan ng salary. 30,000 ka, 25,000 ka na lang ha. Hindi. Para bawasan ng salary, nagtatanggalan ng mga tao. Yun ang recession. Kaya pag nakita mo mga kaibigan, nagkakaroon ng recession, ibig sabihin, mahina ang benta. Pero mas maganda na yan kesa mag-bankrupt. Kasi pag bankrupt, wala na kumpanya. Wala ka na habol. Are we clear? Ngayon, anong nagiging rason bakit mahina ang benta? Isa sa mga rason kasi para kumita ang isang kumpanya, kailangan may benta ka eh. Ang binibenta mo, either nagbebenta ka ng service, o nagbebenta ka ng produkto. Pag sinabing service, ito yung anong service yan. Kunwari, meron kang salon. So, ang binibenta mo, yung pagpapagupit, manicure, pedicure, spa, massage, di ba? O kaya servisyo, insurance, whatsoever man. Ganun. Service provider. Ang produkto, binibenta mo produkto. Pag-usapan natin yung produkto kasi royal tayo eh. Nandito tayo pumapasok sa products. Mga kaibigan, can you just imagine kung ang products natin, example, refrigerator. O sir, ano ngayon? Tingnan mo. Sino dito ang mayroong refrigerator sa bahay? Halos. Siyempre, lahat, di ba? O. Sino dito ang refrigerator mo lagpas na ng 5 taon? Yung iba, ibig sabihin, bago lang ref nyo? Now, bakit? Ang tagal. Hindi mo ba pinapalitan? Kasi hindi pa nasisira. Yes? Kaya lang ang downside kasi, matibay nga. Ang downside ng matibay, ang tagal ng repeat order. Imagine mo na bentahan mo ngayon, bibili ka ulit after 10 years or 5 years. Hindi natin masabi. Kaya pansinin mo mga kaibigan, ang mga refrigerator ngayon, naglabas, meron ng may monitor na, may internet. Yung nagdadagdag sila ng innovation para bumili ka, para mag-upgrade ka. Pansinin mo ang cellphone. Sa cellphone ko? Ito, cellphone, di ba? Cellphone. My cellphone is Note 8. Pero mga kaibigan, naniniwala ba kayo mas magandang Note 10 sa Note 8? Yes or no? Yes. Oo naman, mas magandang Note 10. Pero tatanungin kita ngayon, naniniwala ka rin ba yung technology ng Note 10
pwede naman nilang ilagay nung note 8 pa lang. Ba't hindi nilagay? Para upgrade ka. Walang masama doon kasi it's a strategy. 'Di ba? Or whatever man, baka ngayon lang nila na discover 'yun. But my point is this. Naglalagay ng additional features para mag-upgrade para may sales. Mga kaibigan, si Royale, ano ba produkto natin? Sabon. Mga kaibigan, whether you like it or not, ang Pilipino, hindi pwede hindi naliligo. Tama? So, ibig sabihin, ang sabon, nauubos. Pag naubos ang sabon, bibili hindi? Bibili. May repeat order, wala? Meron. Therefore, may repeat sales. At kahit hindi ka magaling, eh sir, mas maganda, di ba, ang produkto natin dapat unique? Hindi rin. Kasi pag unique ang product, kasi sir, tayo lang meron. Correct. Ikaw lang meron. At ikaw lang din nakakaintindi. Tama? Imagine mo, sa sobrang unique ng product mo, kailangan mo ipaliwanag mabuti ang product mo. Grabe! Tapos, after mong paliwanag ng half an hour, 30 minutes, ang sasagot sa'yo, sige, pag-iisip ako. Eh kapatid, yung sabon natin, kahit pipe, kayang ibenta yun. Tama, mali. Hindi mo kailangan magaling magbenta para bumili yung produkto. Kasi maganda yung products eh. Di ba? At kung pag-uusapan ang product, mga kaibigan, ladies and gentlemen, we keep on innovating. At tayo, mga kaibigan, remember this, the only way for you to make money in Royale if products are being sold. Whether they are in products one by piece or by package, it doesn't matter as long as they are products. Yes or no? As we continue, mga kaibigan, sabi nga ni Paul Zane Pilzer, a world-renowned economist, the greatest opportunity is the distribution of wellness products and services. Mga kaibigan, ano ba si Royale? Distribution of wellness products. And here's the best part, mga kaibigan. Look at his book, mga kaibigan. Money spent to make you feel healthier even when you're not sick. Products to make you feel healthy. Kahit wala kang sakit. Because right now, ang mga tao ayaw magkasakit. Maybe dati, hindi pa click ang food supplement. Dati. Would you agree? Yes. Pero ngayon, iba na. In fact, ang dami na nagtatayo ngayon ng mga health clinic. Ang tawag nga sa kanila raw, biohack. Sir, biohack. Ano yung biohack? Di ba ang hack, yung hinahack mo yung system, dinadaya mo para makuha mo yung gusto mo? Ito, hinahack mo din yung katawan mo, yung biology mo. Bakit? Para lalo kang umayos, lalo kang maging healthy. Kaya yung mga ganyang klinik, yung sasaksakan ka ng mga vitamin C. Instead of iinom ka ng vitamin C, sasaksakan ka ng vitamin C. Kulang isasaksak sa'yo. Kulang na lang formally para preserve ka talaga. Why? Because now, that is the market trend right now. Pero I'm sure ngayon, click yan. Pero I believe, 20 years ago, hindi yan kakagatin ng tao. In fact, mga kaibigan, if I remember it right, when I was in India, way back in year 2000, in Mumbai, there is already a clinic called the Oxygen Club. Yung Oxygen Club, mga kaibigan, isa siyang lounge na magbabayad ka para kalumanghap ng oxygen. Imagine mo, ha? Ang oxygen, di ba, libre? Lapas ka lang, eh. Oxygen. Kahit dito, eh. Dito. Joke lang. Di ba? Pero doon, magbabayad ka para makalanghap ng oxygen na mas pure daw. May ganun dati. Pero, hindi ko alam kung nag-click yun. But when I heard that, parang OA naman yun. That was 20 years ago. But now, mga kaibigan, ang dami ng ganun. Panahon na kasi. Hello? Ngayon, mga kaibigan, sino dito gustong tumanda ng mahabang-mahaba? Oh, alam mo, ito lang din sa akin. Masarap tumanda ng mahaba, basta may pera ka. At malusog. Ang haba nga ng buhay mo, may sakit ka na wala. Di ba ang hirap kaya nun? Hello? Including products and services that make us look or feel better, slow down the effects of aging. Mga kaibigan, share ko lang sa inyo. Alam mo ba, meron din tayo tinatawag na product na anti-aging for men? Oh, hindi nyo alam, di ba?
Mga kaibigan, did you know that performance is a very good anti-aging product for men? Sir, di nga, sir. Totoo! Sir, bakit? Well, I'm not a health specialist. Pero yung kinagwento sa akin, bakit ito nila Doc Haya, ganito pala yun. Kasi performance kasi, listen, sa mga lalaki, listen. Sa ating mga lalaki, importante kasi yung libido eh. Tama? When you take performance, it increases your libido. Pangalawa mga kaibigan, it helps our prostate to become more healthy. At mga kaibigan, ang mga lalaki pala, pag bumababa ang libido kasi, nababawasan ito. Yung hair. Yung mga lalaki, ganun kagad. Kayo, ha? Hindi nga, hindi nga. Listen, totoo yan. Women. Correct me if I'm wrong. Di ba? Pag ang babae, nagkaroon na ng menopause, kung wala na siyang monthly period, di ba, meron kayong tinitake na HRT, Hormonal Replacement Therapy? Yes, kasi bakit? Yung hormones nyo, nawawala na eh. And it somehow, pag ang babae, wala na masyadong hormones, like that, nag-deteriorate yung organs. Yes or no? Hindi na naging okay. Kaya kailangan may HRT ka eh. Sa mga lalaki, ganun din. Alam nga, babae lang meron. Ganun din. So, performance is very good for that. E sir, paano mag-take yan? Just take it once a day. Ako, well, alam mo, prevention is better than cure. Diba? So, yun. Performance. Are we clear? Yun. So, sir, do you take it? Alam mo, dati, I take it siguro mga 2-3 times a week lang. Pero nalaman ko lang recently, I'm taking it every night na. So, sir, how is it? Very good. Paano? Sir, can you detail it? One-on-one, we talk, ha? But not in public, okay? Oh, it keep us healthy and prevent development of diseases. That's why this coming May... Oh, teka muna. 10 million new millionaires were created between 2006 to 16. 10 million millionaires. Through direct selling, technology, home-based business, product distribution, emerging trillion-dollar industry like wellness. Ilan na ang pinayaman ng wellness industry? 10 million sa loob ng 10 taon. That was 2006 to 2016. Kapatid, hindi ka pa huli. Yes or no? Yes! Hanggat may nakikita ka marami nagtatayo ng mga produkto, marami nagtatayo ng mga clinic about wellness, alam mo, yan na talaga ang trend. And remember this always, the trend is your friend. Yes! Pag may uso, sumabay ka. Huwag niyo parang sabi, eh, ayoko yan. Gusto ko, gagawa ko na sarili kong sistema. Ah, tigas ulo. Sumabay ka sa agos, huwag mong labanan ng agos. Kahit hindi mo gusto ang agos, pero yun ang kailangan. Sometimes we have to do the things that we need to do, not the things that we like to do. Are we clear? Yes. Therefore, going back, this coming May, we will be introducing to you our ROYALE Premium Cream Soap. Sir, sabon na naman? Anong bang sabon yan? Itong cream soap na to, mga kaibigan, maganda to for moisturizing. Tapos, ito maganda. Moisturizing siya. Yung sabon yan, may net yun eh. Tapos pag ginamit, mabula. Gano'n ka mula? Yung pag naligo ka, bumubula ang buong banyo. Anyway, this coming May 2020, the most. Ready na ito sa ating counter. Ito pang pinakamaganda, very timely. Ano, yung isa pang product. Ito sa beauty. Siyempre, ito panlabas. Yung panloob. The ROYALE Immunoboost Premium. Say, premium. Beta-glucan capsule. Dietary supplement. Beta-glucan. Ano maganda yan? Ito lang. Immunoboost. Ibig sabihin, pampalakas ng immune system. Lalo na sa panahon ngayon. Yung mga... Di ba?
Ganda yan. Immunoboost. Actually, meron kaming sampler dyan na binigay ho sa amin, so I'm taking it na. And isa sa napansin ko sa kanya, nagtataka nga kami, kasi usually talaga pag may bagong product, pinapatry muna sa amin. Diba? Para pong yan, natigok ako, alam ko hindi maganda, diba? So, I'm taking it na, ito pong maganda lately, isa sa nakita kong effect niya, ang effect niya, pampalakas ang immune system, diba? Kaya pala sabi ko, kaya pala ang tulog ko lately, ang haba. I can sleep straight, 9 to 10 hours a day. Straight! Straight ha, straight. Usually kasi, may baby kasi ako eh. Ang baby ko kasi, pag nagising, tumatakbo yan sa akin, ginigising na ako. Pag nagising na ako, hirap na ulit ako magising. Ito, ilang beses na, ilang umaga niya. Bakit? Oo nga. Tinitignan ko lang kung nakikinig kayo. So, hirap na ako makatulog ulit. Pero napansin ko lately na, tumbang for the past 3 days ha, pag ginising niya ako, lalaroy ko siya sandali, tapos tulog kagad ulit ako, and nakukumpleto ko yung 9 to 10 hours. Ito pala yun. Sabi ko, bakit ganun kahaba tulog ko? Simple lang kasi, because when you sleep, it increases, improves your immune system. Kaya pala pag napupuyat ka, humihina ang resistensya mo. Kasi kulang ka sa tulog. Ito, isang paraan, matulog ka. Ngayon, eh sir, wala akong pambili, edi pasapak ka. Ha? Tutulog, diretso yan. Pero, bukod dun sa tulog, it has beta-glucan. 120 milligram of beta-glucan. Premium. Pag sinabi premium, magandang klase. Oh, parang ganito. Kumbaga sa mangga, etong manggang ito, hindi itong mangga kung saan-saan probinsya lang. Mangga to, galing po to sa Guimaras. Yung ganung klase, primera klase. Kaya nga premium eh. Are you excited about that? Yes! Eto, eh, sir, kailan kami makakatikim yan? Of course, mga kaibigan, paglabas yan, meron. Pero ito maganda. May regalo si Chairman sa lahat. Nang umaten! Ganito. Basta, as long as you have your tickets doon sa gala, itago nyo lang yan. Itago nyo lang. Itago nyo lang. Paglabas ng ating product, pumunta ka lang sa mga branch chest ng Royale, ibigay mo lang yung ticket mo, bibigyan ka ng isang bagong sabon at immunoboost libre. Isang sabon at isang capsule ng immunoboost. Isang bote. Isang bote immunoboost. Good or very good? Okay, so yan ho yun mga kaibigan. Isa ho yun sa mga regalo ni Chairman po sa mga umaten ng Royal Gala. Okay? So are you excited about this? Very timely yan, very timely yan. Okay? And of course, mga kaibigan, the good thing about our business is this. Listen, it's portable and low overhead. Meaning, kahit saan mo siya pwedeng gawin. Correct? No stops, no salary needed. Hindi mo na kailangan ito. Itong gastos-gastos, eh wala na. Wala kang mabayaran, libre. Libre pa nga, gamit mo dito, wifi. Hindi ka magagalit sa kapit-bayan mo. Kapit-bayan natin, swapang, nagpalit ng password. Ito hindi. Okay? Kaya makikita ka talaga, makikita mo dito iba. Alam mo talaga, pagbago pa lang eh. Pagpupunta ng Royal, ang aga. May backpack. Bakit may backpack? Nandun na, charger ng cellphone, charger ng laptop. Naka-set up na, nagko-computer na, buong araw na dyan. Pero okay lang, libre. And we are not complaining. In fact, we're happy that you're here. Yes. Di ba? At the same time, no rental fee. Oh, wala, tambay ka lang dyan. Sige, you can use the office. No electricity bill. In fact, pag lumalaki na grupo mo, you can use this Chairman's Hall all exclusive for your group. Walang babayaran. Yes. President's Hall or the Executive Hall, libre yan. You can use it for your group. Walang bayad. Para sa mga royalista yan. Wala kang babayaran tubig. Huwag ka lang dito maligo, ha? No accounting headaches. What I'm trying to tell you is this. All of these are the things that you need to run a business. But Royale is a business, but you don't have to use any of this. Everything is for free. Ang gagawin mo lang, humataw ka na lang. Kaya pag-inisip mo, sir, ang hirap kasi mag-network eh. Hindi mahirap mag-network, maarte ka lang.
Diba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, tingnan mo. O, tanungin mo siya, maarte ka ba? Ladies and gentlemen, kahit anong kumpanya, kung network marketing siya, o sabihin na natin Royale, you can make naman a profit of 50,000 a month eh. Possible naman yan eh. Basta masipag ka, tatrabawin mo. Yes or no? Yes! Oh, 50,000 a month. Possible naman yan eh. Basta trabawin mo siya. Ito ngayon ang tanong ko. Try working for other people. Ano ang kailangan mong gawin para kumita ka ng 50,000 na sweldo? Bukod sa pagiging masipag mo, dapat mataas ang pinag-aralan mo. Tama mali? See? Ngayon, ito ngayon tanungin kita ngayon. Which is this reality right now? Dalawang tao, parehong masipag, parehong magaling, parehong matalino, parehong maganda, parehong gwapo. Kaya lang isa, Lasal. Yung isa, public school. Sino pipiliin mo? Oh, kita niyo ugali niyo, di ba? Pero kayo nagsabi niyan. Ibig sabihin, yun ang normal. So, paano mo isa sabihin sa anak mo, anak, mag-aral ka mabuti, para pag-aral mo, finish mo, makatapang harap ng magandang trabaho. Eh, kung diploma pa lang, talo na siya. But that is reality. At hindi ako may sabi yan, kayo may sabi niyan. Diba? So, point ko pa lang, mga kaibigan, ganun yun eh. Hindi, doon pa lang, hindi napatas eh. Kasi sa diploma pa lang, malinay. Kaya lang, tao lang. Kasi siyempre, eh, bakit ba ako nag-hire eh? Preference ko kung anong gusto kong eskwelahan. Which is true naman. So, dito pa lang, mga kaibigan, dito, para kumita ka ng 50, hindi mo kailangan ng diploma. Ang kailangan mo lang, maging masipag ka. Diba? At ang pinaka-importante rito, dapat prosigido ka. Kasi may pag napanghinaan ka ng loob, yung hindi yata to para sa akin, hindi lang bumili sa'yo, hindi na para sa'yo. Anong gusto mo, lahat ang kausap mo para sa'yo? Ikaw lang ang tinadhana, ha? Lahat kami sinumpa, ganun? Mga kaibigan, lahat ng mga tao dito ng mga kumikita, lahat naman yan tinrabaho eh. Lahat din naman yan na-reject eh. Diba? And then for a time, kinantiyawan din naman yan ah. Pinagalitan ng mga boss nila dahil na-late. Pinagalitan ng mga boss kasi puyat-puyat. Diba? Pero tinaga nila. And look at them now, kumikita na rin sila. Mga kaibigan, there are ways to do the business. Hello? Are we clear? That is why when you do the business, you can start by doing it part-time. Everybody has 24 hours a day. So 8 hours you sleep, 8 hours you work, 8 hours miscellaneous. You don't make money when you sleep. Because when you make money when you're sleeping, ibang work yun. Sabi ng iba, sir, paano ba yan? Paano ba yan? Ganito, pakita ko sa inyo. I always believe, eto, dito ako nahiniwala eh. Tignan mo. 8 a.m. Trabaho ka hanggang 5 p.m. Ito ang bayad sa'yo. Ito yung sweldo natin na 20,000 a month. Correct? Pero mga kaibigan, makaka-uwi ka ng bahay 7 p.m. Diba? Tapos, spend time with family hanggang 10 p.m. Tulog ka na yan, tapos you wake up at 6 a.m. Yes or no? Yes. But would you believe, ito ang bayad sa atin, 8 to 5. Yan ang kontrata natin, 8 to 5. Pero alam mo ba, we are working from 10 p.m. up to 5 p.m. Sir? Yes. We are working from 10 p.m. up to 5 p.m. Bakit ganun, sir? Simple lang. Etong 10 p.m., matutulog ka na neto eh. Bakit ka matutulog? Kasi may pasok ka bukas. Alam mo ba, eto, tutulog ka pa, kailangan mong gumising. Bakit? May pasok eh. Di ba ang hirap doon, inaantok ka pa pero gigising? Mas mahirap yung gising ka pa at pinapatulog ka na. Di ba? Alam ko yan, kasi pa nagpapatulog ako ng baby ko, nag-aaway kami, ayaw matulog eh. Kasi ang hirap eh. Ay, kasi imagine mo gising na gising pa siya, patutulogin mo. Oh, di ba? So mula pagtulog mo, simula na yun ang trabaho mo kasi nagpre-prepare ka na eh. At pagkagising mo dito, yun na yun. Redirecho na, nagmamadali. Basa-basa pa buhok mo. Oh, di ba? Tapos dito, trabaho ka. Eh, 5 to 7, hindi yan sa'yo. Kasi pauwi ka pa lang yan eh. Nasa jeep ka pa yan, nakikipagharasan pa. Sa MRT. Tabi dyan, tabi dyan. Kaya ka pa dyan eh, di ba?
Ang oras mo para sa sarili is 7 to 10. Yan yun, nasa bahay ka na. 7 to 10. Time for your family, time for your loved ones, for friends, or time for yourself. Ito lang yun. Na ito para sa akin na masakit. Imagine mo, nag-aral tayo ng 16 na taon para sa 3 hours a day para sa sarili natin. Para dito sa income na to. Tanungin kita, is it worth it? So again, mga kaibigan, di ba? Whatever you're doing, you continue. Pero dito, mga kaibigan, dito mo ngayon trabahuin yung para sa magandang kinabukasan ng pamilya mo. Kasi para sa akin, mga kaibigan, iba pa rin kasi pag mayroon kang time freedom eh. Di ba may yung, hindi ba na, daddy, gusto ko magbakasyon. O sige, tara, alika. Ganun. Yung daddy, gusto ko magbakasyon eh. Huwag ka maarte, ha? Matulog ka na. Ito yun eh. But this is reality. That is why, mga kaibigan, sa mga nagpa-part-time, tsagain mo talaga dito. Tsagain mo. Tapos kung mapupuyat ka pa, tsagain mo na lang yung puyat. Eh, sir, kasi yung eyebags ko nandito na, sir eh. Diba? Akala ng iba, sir, rosy chica ko, hindi yan. Rosy eyebags yan, sir. Mga kaibigan, itulog mo yung mawawala eyebags mo. Pero yung stress na araw-araw na lang, buwan-buwan, taon-taon ng problema, pera. Yung, ito masakit eh, di ba? Yung malapit na magmatrikula, kinakabahan ka na. Kasi alam mo na eh. Ayan na, tananana. Di ba? Alam mo na eh. Kasi bakit? Kulang eh. Yung iniisip mo para kukumita ng extra. Mga kaibigan, huwag ka na maghanap ng extra. Kahit gano'ng pakalaki yan, ang pinag-usapan kasi dyan, mga kaibigan, yung magandang buhay. Yes or no? At para sa akin, ang magandang buhay, yung tipo ba na, kung anong gusto ng anak ko, kaya ko i-provide. Kung saan siya mag-aaral, kasi doon ang maganda. Hindi yung kung saan pwede na yan. Diba? Yung asawa mo, mabibigyan ng magandang buhay. Remember, lalaki tayo, breadwinner tayo, padre di pamilya, so we have to provide for our family. Diba? Ganun naman talaga eh, ang prinsipyo eh. At the same time, kaya mo alaga ang magulang mo. Mga kaibigan, nung bata tayo, sila nag-alaga. Ngayon, matanda na tayo, ganun pa din. Ito masakit. Ito mas masakit. Matanda na sila. Hindi mo kaya alagaan. Kasi bakit? Bago mo sila alagaan, alagaan ko muna anak ko. So, paano sila? Hello? Hi? Kaya mga kaibigan, para sa akin, part-time, gawin mo itong part-time, itodo mo na. Hayaan mo muna yung puyat, mapagod ka. Okay lang yan. Kasi bakit? Pag yan, lumaki grupo mo at marami ka na ngayon products na nababenta, dire-diretso na yan eh. Diba? Remember yung sinasabi kong period na kailang malagpasan mo lang yun? Yung mga walang naniniwala dyan? Kailang malagpasan mo lang yung part na yun eh. Kasi pag nalagpasan mo na, dire-diretso na. Kaya lang kasi, ang iba kasi, sinusimulan. Nung medyo nahirapan, may pinagdaanan, humihinto. Ang problema kasi, pag humihinto ka, bumabalik ka ulit sa simula eh. Kaya back to zero ka na naman. Kaya dahil pag nasimulan mo to, sige, todo mo, kahit nahirapan ka na. Parang aeroplano yan pa nag-take off. Ang aeroplano kasi, nagsisimula yan dito sa take off. Pag nagsimula yan, tatakbo talaga, bibilis talaga yan. Because in science, the airplane must run in a certain speed. Now, for example, I forgot that speed. Kunwari, 300 kilometers per hour. Example lang, ha? Kailangan umabot siya sa ganung bilis. Pag umabot kasi siya sa ganung bilis, tsaka siya mag-take off. So, kahit 200 kilometers lang takbo niya, pero 10 araw siya tumatakbong ganun, hindi lilipad yun. Kailangan umabot siya ng 300. Kahit 3 minuto lang, lipat agad yun. Kasi nang 300 na siya, eh. Mga kaibigan, ikaw, ganun ka din. Pag simulan mo ito, dire-diretso. Pansin mo, pag sumakay ka ng aeroplano, di ba pagpakyat, nanginginig? Di ba gumawa ganon? Nung bagong sakay ako, lumipad yung plano, nanginginig, babagsak. Kasi gumagano yung cabin eh, yes or no? Yes. Pero guess what? Yung pagpangat pala ganon, dig. But pero pag naka-reach siya sa taas, smooth na. So, ibig palang sabihin, ang aeroplano, pag dito nagsimula,
kailangan bumili siya. Again, ah, this is not the right figure. Example na lang to. 300 kilometers per hour. Ganun kabilis. Tapos, paakyat, nanginginig. Pero pag naka-reach siya sa pinakataas, example, 30,000 feet. Doon smooth na siya. So, tatlong stage pala yan. Etong buwelo, pag-angat, tsaka yung smoothness. Kailangan malagpasan mo itong dalawa bago ka magiging smooth. Ano yan? Ang iimbita, kumakausap ka, parang walang sumasama. Dito yan. Tapos, pag may mga sumama sa'yo, may naniwala naman sa'yo. Lumalaki na grupo mo, nandiyan na yung marami ka na kinakausap, nakakapagod, di ba? Tapos parang hindi pa ganun kalaki income mo, nanginginig ka na eh. Di ba, papagod na ako, wala pa ba yan? Now, here's the sad part. If in the event, nandito tumigil ka, or dito tumigil ka, ang eroplano bababa, di ba? O back to zero ka na naman. Start ka ulit. Tapos bago mag-smooth. You repeat all the process again. Now, ang secret, ito lang. Gano'n ba kadaming tao kakausap mo? Don't ever tell me, sir, kasi wala akong applying. Sir, kasi applying ko ganito eh. Wala ka nalang ma-apply mo dito. And again, huwag mong sisihin apply mo. Dahil walang kinalaman apply mo sa'yo dito. Kasi bakit? Kaya mo na magsalita eh. Eh sir, wala akong apply. Eh di, umatayin ka ng training. Di ka naman umatayin eh. Di ba, ba't ako, may applying ba ako? Sa tingin mo, niyayaya ko si chairman. Chairman, may kausap ako, chairman eh. Pwede ba ikaw magpaliwanag? Ikaw maglatag? Mga kaibigan, kung wala ka, huwag mo lang hanapin yung wala. Naghanap ka ng alibay, pero sa totoo lang, mga kaibigan, naghanap ka ng excuse for your failure. Or for your shortcomings. Walang kinalaman upline mo. Wala rin kinalaman downline mo. Eh kasi, sir, kaya hindi ako lumalaki. Downline ko, tamad. O sige, downline, tamad. O ano ngayon? Harap ko ng bago. Ganun siya kasimple. Sir, kasi alam mo, kasi yung, hindi mo lang kasi kilala ang pamilya ko, sir. Hindi mo lang kilala asawa ko, sir. Hindi mo kilala boyfriend ko, sir. Girlfriend ko, sir. O, hindi ko nga kilala. Pero kilala kita. At kilala ko, mga kaibigan, kung gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Mga kaibigan, you want to see a real example? Yes or no? Yes. Si Janine. Janine, tayo. Charmaine pala na? Janine. Janine tuloy. Si Shamin. Shamain, diba? Para social. Shamain is from Bukidnon. Bukidnon. Shamain, last year ka lang nagsimula maghataw. From the time naghataw ka, ilang months ka na sa Royal? 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. Pero, mga kaibigan, how much are you making? 4 months. She made 4 million in 8 months. From a province, listen, from a province na walang office ng Royal. She's from Bukidnon. Bukidnon is 3 hours away from the nearest office, Cagayan de Oro. When I went to their province a few months back, from Cagayan de Oro, biyaya ko 3 hours papuntang Bukidnon sa grupo niya. Umaten sa akin, grupo niya, NRO, 300 katao. Mahirap sa'yo? Buti nga kayo, meron kayong office eh. Sila walang office. Oh, ngayon, mga kapag nagmi-meeting sila, kung saan-saan doon. Seminar, kapatid. Alam mo sa sila nasa seminar? Bababa pa yan ang Cagayan de Oro. Para umatin ng training. Oh, eto matindi. Kailan mag-attend ng training? Once a month, may pupunta taga Manila. Tapos, magbibili sila ng product once a week. Tuwing Sunday o Sabado. Ganun lang. Lahat ng benta, sige, kausap sila Monday to Sabado. Yan. Tapos, Linggo, punta lahat sa office. O, bili, product. O, biyahe ulit, 3 hours. Yan. Ganun sila. Every week. O, ngayon. Look at them. Ngayon, kauwi lang nila galing Balisin. The fruits
of your labor. Ngayon, sasabihin mo sa akin, adami mong dahilan. Eh, yun nga, oh. Diba? Nakapunta ako sa lugar nila. Yung lugar talaga nila, basta ganun. Alam mo, hindi, totoo lang, nakakapagod. Dumating ko ng Cagayan de Oro, I think, basta Thursday, Friday pa ako nag-training, no? Friday po, Sabado. Sabado, di ba? Ako nag-training. Dumating ako Friday, kasi ayoko pumunta doon ng Saturday mismo, yung lipad ka aeroplano, pagbaba aeroplano, 2 hours ang lipad eh. Tapos sakay ko ulit, 3 hours drive, papunta doon, 5 hours. Tapos magsasalita ako, 2 hours. Tapos babalik ako ng Cagayan de Oro ulit, eh, patay ka doon, uy. So ginawa ko, umaten ako 1 day ahead, pahinga. And then the following day, bayay ako 3 hours, training ako. Tapos doon na rin ako natulog. Kinabukasan, balik ako ng Cagayan de Oro. Ganun ang ginawa ko, 1 day interval. Pero pagod pa rin ako sa biyahe. So can you just imagine, ginagawa nila every week? Balikan! Balikan! Oh, kasi para sa akin, kung pwede may magreklamo, sila dapat eh. Pero hindi, hindi sila nagre-reklamo. Ikaw nagre-reklamo. Oh, sorry, hindi pala ikaw. Yung katabi mo. Nagagets yung sinasabi ko? Oh, may struggle din naman dun eh. Negative asawa mo? Eh bakit? May mga asawa din naman dun, negative din eh. Oh, mas mahirap doon kasi wala silang maturo. Hindi, okay to, legal to, legal to. May, saan ang office mo? Wala. Picture lang sila, oh. Clearbook, Facebook, ganun lang sila. But they're doing it well. Understand? Hello? Shaming, anong...